Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na ito'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala tayo lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa araw na yon, ano ba itong araw na yon? Wala pang date o taon ang araw na yon, sapagkat iyon ay hindi tumutukoy sa isang definite date. Yun ay tumutukoy sa pagdating ng Panginoon sa kanyang bayan. Iyon ay may dalawang katangian. Para sa mga tapat na tao, tapat sa Diyos, iyan ay magdadala ng pangangalaga ng Diyos. Magiging matatag na lungsod ang bayan ng Diyos at magiging matibay ang kanyang buog. Magiging puntahan ang lungsod na ito ng mga taong tapat sa Diyos at nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Magkakaroon din ng kapayapaan sa lungsod na iyon. Ang magiging kublihan at proteksyon ng mga tao ay hindi gaano yung malalakas na muog, kundi ang Diyos mismo. Who will defend them? Para naman sa mga masasamang tao, ang araw na yon ay ang panahon ng pagkabagsak nila. Aapakan sila ng mahihirap at ng mga taong inapi nila noon. Kahit na gaano man kalakas ang kanilang mga muog, yun ay ibabagsak, wawasakin ang mga taong palalo. Tayo ba ay mga taong umaabang o umiiwas sa araw na yon, sa araw ng Panginoon? Gusto ba natin na dumating na ang Diyos o inaayawan natin ito? Siyempre gusto natin ang araw ng Panginoon kung kilala at kaibigan natin siya, kung may kabutihan tayong ipakikita sa Kanya. Gusto na nating dumating siya. Kung nararanasan natin ang mga pagkukunwari ng mga bagay ng mundong ito na hindi naman talaga nagdadala ng pagkakontento, gusto na natin ang tunay na mahalaga at nagpapaligaya sa atin. Inaantay na natin ang araw ng Panginoon. Pero kung hindi natin kilala ang Diyos, kung natatakot tayong mabisto sa ating pagkukunwari, ayaw natin na dumating na ang araw ng Panginoon. Pero sa ayaw man natin o gusto, talagang darating siya. Kaya ang magandang gawin ay tanggapin na ang gawaing tanggalin na ang gawaing ikahihiya natin.
magsisina at magbago. Kaya may penitential aspect ang panahon ng Adbyento. Magsisina tayo at maghihanda sa pagdating ng Panginoon. Ikumpisal na natin ang mga gawain kinahihiya natin sa harap niya. Aawit kami ng masaya sa araw ng iyong pagdating, Panginoon. Halina at kami ay iyong tubusin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.